Magandang hapon po mga kabarangay and welcome po sa aking channel. Ang gagawin ko po ngayon ay magpapalit tayo ng brake fluid ng aming sasakyan. Bago po tayo magsimula, tingnan muna natin kung hanggang saan ang level ng ating brake fluid. Kung ganyan, dapat pagkatapos nating magpalit ng brake fluid, ganyan din ang laman ng ating reservoir. Kailangan lagyan din natin ng trapos sa ilalim ng lalagyan ng brake fluid para ingat po tayo sa tagas dahil corrosive itong brake fluid. Baka yung pintura sa ilalim mapatakan, kaya kailangan dapat malinis para hindi siya kalawangin. Kung titingnan naman po natin sa ating booklet, yung warranty booklet ng ating sasakyan, makikita natin dito kung ilang kilometers dapat pinapalitan yung ating mga fluid. So, nandito po yan. Ayan po. Sabi dito, applicable only every 40,000 kilometers. So, papalitan ng engine coolant, automatic transmission fluid, change the brake, clutch fluid, and power steering fluid. So, dapat na talaga siyang palitan. Nasa papuntang 45,000 kilometers na po ito, June na po talaga. Kaya kailangan lang palitan yung brake fluid. Kung titingnan po natin sa loob, medyo maitim na siya. Dapat medyo malino siya. Ang characteristic daw ng brake fluid ay hydroscopic. Nag-attract siya ng tubig o nagmo-moist siya sa loob. Kaya dapat talaga every 40,000 kilometers pinapalitan o every 2 to 3 years. Bumili pala ako ng pangkuha natin ng fluid sa ating brake master cylinder. Ito po yung turkey baster na ginagamit sa pagluto. Binili po ito sa Lazada dahil wala akong nabili dito sa amin. Nasa 258 po ang presyo niya kasama na yung shipping fee. Pwede naman po yung syringe kung meron po kayo. Tandaan po natin, itong ginagawa ko ay DIY lang. Ginagawa ko po ito sa aming sariling sasakyan. Pero kung hindi mo po kaya, magpatulong po kayo. Ito na po yung pangkuha natin ng brake fluid at may kasama pang brush. At syempre po, titingnan rin natin yung specification ng brake fluid. So, ang nakalagay naman po dito sa manual, ayan po, brake fluid DOT-3 or DOT-4. So, ang ginamit na gagamitin natin ay itong DOT-3. So, okay na po. Ito naman po yung gagamitin natin lalagyan ng lumang brake fluid. Improvised lang po siya, 125 liters para mas marami tayong mailagay na lumang brake fluid. Binutasan ko po siya dito para makapasok yung hose. At syempre, hindi na tayo bibili ng lalagyan ng brake fluid. Improvise na lang po. Ang susunod po natin gagawin ay babawasan natin itong
lumang fluid na nasa brake master cylinder. Ilapit lang po natin itong lalagyan ng brake fluid para iwas tagas. Ito na po yung natanggal nating fluid sa ating brake master cylinder at mamaya po pupunin natin yan ng bagong brake fluid. Lagyan na po natin ng bagong brake fluid. Pwede natin siyang punuin dahil magbi-bleed naman tayo mamaya, bababa ang level niyan. Pero huwag masyado yung puno dahil baka umapaw. Takpan po natin para hindi siya mapasok ng dumi. Ito na po yung tinanggal nating fluid. Yan po ang ating gagamitin dito sa paglalagyan natin ng lumang fluid. Ilalagay natin itong hose at tapos ilulubog ang dulo sa ilalim para huwag bumalik yung hangin sa ating brake. Ang sabi po nila, kailangan magsimula sa pinakamalayong parte ng gulong. Dito po sa nakikita niyo po ito. Then after po niyan, itong kabilang sunod na pinakamalayo sa brake cylinder master. Then ang pang-tatlo po yung passenger side. Yan po. Then yung pinakamalapit yung driver side. Yung po ang pinakahuling. Pero may nagsasabi naman na kahit saan pwedeng. Pwedeng nasa sa inyo lang naman yun. Pero bahala na lang daw kayo kung saan nyo gusto. So, kung anong mas komportable kayo. Yun po ang sabi nila. At pwede naman po natin hindi tanggalin yung gulong. Ito lang naman po yung brake bleeder. Ito po. Malapit lang. Kaya kahit hindi mo tanggalin yung gulong, pwede naman po. Nasa sa inyo po yun kung... Kaya lang mahirap kasi kung tatanggalin mo pa yung gulong, abala pa. So, nasa sa inyo na lang po kung tatanggalin nyo yun. Ipasok na po natin itong hose dito sa brake bleeder. Tapos buksan na po natin yung brake bleeder. Yan po din. Ipapump na po natin yung pedal sa loob para lumabas na po yung fluid. So ang purpose po nito, masala natin yung fluid para hindi tumapon. Pump na po natin. Apakan na po natin yung brake pedal dahan-dahan hanggang pababa para lumabas yung fluid sa ating hose. Paulit-ulit lang po hanggang sa luminaw yung lumalabas na fluid sa ating hose. Ibig sabihin po nun, pag malinaw na siya, malinis na po yung lumalabas na fluid.
pag clear na po ang lumalabas sa hose, ibig sabihin po nun, bago na po yung lumalabas ng brake fluid sa ating linya. Tapos na po at pwede na po nating isara itong brake bleeder. After po natin mag-pump ng brake pedal ng mga 7 to 8 times, check natin po yung level sa ating lalagyan ng brake fluid. Pares lang po ang gagawin natin dito sa left side, rear left side ng nagulong. Same lang po no, kung anong ginawa natin doon sa kabila. Ang size nga pala nitong open wrench na ating ginamit dito sa likod ay 8 mm. Sa unahan po iba, 10 mm po yung sa unahan. Mas maliit po dito sa rear. Dito sa unahan, medyo nakapasok yung brake bleeder sa rim. Kaya medyo mahirap ipasok itong hose. Thank you.
ayusin natin tong dulo ng hose, medyo maluwag siya sa dulo ng brake bleeder. Punasan natin itong tumapon na brake fluid para hindi kumalat. Ikabit ulit natin itong hose para mableed ulit natin yung brake fluid. Okay na po. Lipat na po tayo pagkatapos nito sa driver's side. Oh, 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 oh
Tapos na po, lock na po natin tong brake bleeder. Check na po natin mga kabarangay ang level ng ating brake fluid. Sinasarahan po natin to gaya nga ng sabi ko para iwas alikabok, iwas kontaminasyon sa ating brake fluid. Hindi na po natin siya dadagdagan ng brake fluid dahil nasa tamang level na po siya. Ito po yung natanggal nating brake fluid. Maitim na po siya. Medyo luminaw lang dahil nahaluan ng bagong brake fluid. Kung titingnan natin yung bago, yan po, malinis na malinis. So yan po mga kabarangay, ang ating nagawang DIY project natin ngayong hapon. So nagpalit tayo ng brake fluid ng aming sasakyan. So kung nais nyo rin gumawa, sana ingat lang tayo dahil syempre medyo mahirap sa una dahil hindi ko naman tinanggal talaga yung gulong. Umano lang ako sa ilalim, sumiksik lang. Kaya medyo doon sa may parteng passenger side ng sasakyan, medyo naluwagan ko yung hose kaya medyo tumagas ng konti. Pero okay lang naman, pinunasan ko. So sana po may natutunan tayo ngayon sa ginawa kong video na kung paano magpalit ng brake fluid ng ating sasakyan. DIY. So nakatipid tayo ng bayad sa mekaniko. At least natuto tayo kung paano magpalit ng brake fluid. At syempre kung bago ka lang po sa aking channel, huwag mo pong kalimutang pindutin ang like. Pwede nyo pong i-share at i-subscribe. At syempre, pindutin nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo kung may bago akong video. Maraming salamat po.